ันทานจ้าพี่คะพี่คะเอาหมึกช็อตตัวใหญ่1ตัวค่ะได้เลยพี่จ๋าว้าวอ่ะได้ดิฉันอกดกระดงพุ่งตั้งจัดเฟียร์ guys kasi sabi nila hindi ka nagtailan kung hindi ka pumunta ng Jan Fairs. Kaya ayun, nag-ikot-ikot na ako dito para hanapin yung buhay na pusit. At saktong-sakto guys, napadaan ako dito sa Mojito and Smoothie guys. Pumila ako dito kasi mukha siyang masarap guys at pinipilahan talaga siya ng mga tao dito guys. Kaya ayun, nag-order na rin ako guys at napili ko nga itong mango smoothie nila kasi ito yung specialty nila. At guys, tingnan nyo guys, ang bilis lang nilang gawin guys at sobrang nakakatuwa lang guys kasi what you see is what you get. Tingnan nyo naman itong nasa picture guys. Ayan guys oh. Hindi pala ito picture, ito yung totoo. Grabe, nakakatuwa guys kasi mukha talaga siyang masarap guys at ito yung nasa picture guys, di ba? Same na sila guys at sobrang affordable lang guys, sobrang mura lang niya guys. Nag-start sila ng 90 baht guys or kung sa Philippine peso guys, 144 pesos. At ayan nga nagbayad na ako. At ayun guys, tignan nyo, mukha siyang masarap at sinuklian ako ni ate ng 10 baht. At tignan nyo na nga guys, mukha talaga siyang masarap guys. What you see is what you get. At ayun na nga, taste test. At guys, promise guys, masarap talaga siya. Walang keme, walang eme, masarap talaga siya. At ayun guys, naglalakad na ako guys. At mukhang ito na nga, nakita ko na yung hinahanap kong buhay na pusit na kakainin. At ayun na nga guys, sakto pagdating ko guys, may bumibili na guys. Kaya pinauna ko muna sila. Ayun na nga, namimili na si Koya. At ayun na nga, titikman niya na guys. Ayun na nga guys. At parang gusto niya pang umulit. Umulit pa siya guys kasi mukhang nasarapan siya guys. At ayun na nga guys, it's my turn na guys. Medyo kinakabahan ako pero excited kasi ito talaga yung pinunta ko dito. Ayun na nga, pinapili na ako guys. Nagulat ako guys kasi sobrang mahal niya guys. Grabe, pag sa Pilipinas to makakabili na ako ng 1 kilo dito guys. For 200 baht guys, 1 piraso lang ang mabibili ko doon guys. Pero dahil gusto ko nga, gusto ko i-try. Sige, sige, bibili na natin. At ito guys, makita nyo guys, buhay na buhay, fresh na fresh. Ayun guys, nilagyan na nila sa suka guys. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, sauce guys. At ayun na nga, pinasuotan nila ako ng gloves kasi nga, ako na. Ay, pinabidyo ko si ate guys. Ayan. At sobrang excited ako na medyo kaba guys kasi maraming nanonood sa akin dyan. At ayun na nga, inabot na sa akin. Hinawakan ko na maayos kasi baka mahulog ko, nakakahiya ang mahal pa naman ito. Kaya ayun guys, sinusaw ko guys. At ayun na nga, sinubo ko. Ayun, tignan mo yung tsura ko. Hindi alam kung nasarapan ba or something. Pero masarap siya guys ha. Naanghangan lang ako sa part niyo guys kasi grabe ang Thailand guys, maanghang sila gumawa ng sauce. At tignan nyo guys, gumagalaw pa daw sabi ko. Ayan, sinausaw ko at nilamon pa. Ayan, dyan ako nahirapan guys kasi hindi ko makagat guys. Muntik na matanggal yung braces ko guys. Ayan, hindi talaga. Hindi talaga. At nag-side eye na nga ako guys para magpatulong. Ayan, ayan, sabi ko talaga, tulong! Gamit ang mata. At syempre yan, kinat na ni Koya guys. At ayun, kinat niya na ay, yan, nakat na pala. At ayun guys, medyo nahirapan ako guys. Na-realize ko guys, hindi pala ganyan yung tamang pagkain. Pero hala, sige, kain lang. Maraming nanonood guys, kaya medyo na ano ako guys. Medyo na-stress ako guys. Ayun na guys, lamon-lamon. Hindi pala talaga ganyan. Dapat pala pinapagupit guys. Ayun, dahil pressured ako, hala, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Basta ang alam ko, kakainin ko siya ng buo, pero hindi pala yon. May pag ganyan-ganyan pa ako, thumbs up, pero hindi talaga yon. Ayun, uminom na ako ng smoothie guys. At ayun guys, nagbayad na din ako. Sawadee kap. Ayun, umalis na ako guys. At guys, napapansin nyo guys, punong-puno yung bibig ko guys. Kunyari lang hindi, pero after this video guys, nasuka ako. Hi guys! Galing akong 7-Eleven dito sa Thailand at marami akong mga nabiling pagkain doon na sobrang ano, bago lang sa mata ko. Kaya ayun, itatry na natin. Let's go! Try natin tong food na to. Anong pangalan nito? Traditional Thai dessert. Ayan. Meron siyang parang pantusok. Let's go! Diba sobrang ano? Sobrang ano nila, creative. So try natin, let's go! Hindi ko gusto yung lasa. Try natin to. Pareho lang sila ng lasa guys. Iba-iba lang yung design. Matamis siya. Na parang lasang white sugar. I-rate ko to ng 5 over 10. So next naman guys. Ice cream naman tayo. Unahin natin to kasi natutunaw na siya. Okay. Ang cute ng ice cream nila oh. Ngayon ko lang to nakita. Ooh.
Totoo nga, guys. Ayan, kung ano dito, yun din dito. At saka buo pa siya. So, I think, igaganon to. Hatiin siya. Hatiin nga siya. So, taste test. Masarap siya. Pero kalasa niya lang yung mga ice cream natin sa Pilipinas. I-rate ko to ng 7 over 10. So, next naman, try natin tong ano nila, chichirya nila. So, unahin natin to. Ooh. Ano to? Look at this. Wow! Para siyang ano? Para siyang yung pang, ang tawag doon? Para siyang, basta, try na natin, taste test. Mmm! Uy, ang sarap niya! Wow! Mmm! Hindi ko alam ha, pero lasa siya ano, Monster. Monster yung sa Pilipinas, yung sa atin. Ang sarap! Try naman natin to. Mmm! Mas may lasa to. Mas malasa to. So next, ito naman, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero para siyang treats ng aso. So pinainit ko na din kasi required siya. Required, so try na natin. Taste test! Kalasa niyo yung chicken hotdog na nabibili natin sa 7-Eleven sa atin. I-rate ko to ng 9 over 10. Masarap siya. So I guess ito na yung part 2 ng mga nabili nating pagkain sa 7-Eleven. Let's go! Next naman, try natin to. Ang hirap niya buksan. Oh. Okay, ito na siya. Uy, mukha siyang masarap, guys. Thailand croissant. Taste test. Ay, wow. May palaman nga sa loob. Para yung lasa ng palaman, para siyang ano, Nutella. Masarap siya. I-rate ko to ng 9 over 10. Next naman, itong mangga nila. Hindi ko alam kung mangga ba to kasi walang nakal... Ay, mangga nga, oh. Syunga-syungay. Try na natin. Uy! Hmm! Rinig nyo yun, guys. Sobrang crunchy niya. Mauubos ko to. I swear. Hmm! Paano nangyari yun? Sobrang crunchy niya. Gusto ko na to. Guys, i-rate ko to ng 100 over 10. Next naman, syempre kung may mangga, meron tayong pickled mango. Ay, hindi pala. Dried mango. Yun. Ooh, konti lang siya. Konti lang, pero try natin. Uy, guys, tignan yung dried mango nila, guys. Parang transparent. Taste test! Next naman, itong ham cheese double croissant. Yan. So, pinainit ko na din to. Woo! Nakakatuwa, guys. Dalawa laman niya. Ang cute ng ketchup nila, guys, dito. Ayan. And then, let's go! Let's try! I-rate ko to ng 7 over 10. Next naman itong sweet corn nila. Woo! Favorite ko pa naman to. Sabi nila masarap daw ang sweet corn ng ano. Thailand. First subo. Let's go! I-rate ko to ng 8 over 10. Oh! First time ko nakita. Oh my God! Totoo talaga siyang sweet corn! Wow! I mean, totoo talaga siyang corn! Look at this, guys! Oh! Paano nila ginawa to? Parang tinanggalan nila ng laman sa loob. Mmm! Paano yung ginawa yun? Paki-explain. I-rate ko to ng 8 over 10. And last but not the least, yan. Ooh! Anong tawag dyan sa mga lumulutang na yan? Chia seed ba tawag dyan? Basta yun. Taste test! Kunin natin tong nata. Masarap naman siya. I-rate ko to ng 7 over 10.
Do you have to dance when you eat it? Wow! Unang araw ko dito sa Thailand at pagkadating na pagkadating ko, pumunta agad akong Jad Fairs para hanapin yung dancing live shrimp o dancing shrimp. So dito guys, marami kang mabibiling mga local food nila guys, mga street food guys. Pero ako guys, dumiretso agad ako dito sa dancing shrimp guys kasi gusto ko talagang matry. So ayun na nga guys, bumili agad ako. Sakto-sakto, konti lang ang tao dito kasi medyo napaaga ako. Pero okay lang guys, at least nahanap ko siya agad. So dito nga sinandok na ni ate at nilagay niya na sa lalagyan. Ayan, sobrang excited ako guys. At kitang-kita nyo naman guys, buhay na buhay ang mga shrimps nila guys. At saka makita mo talaga na grabe, ang daming mga spices na nilalagay nila. Oo. So ang prices nga pala dito guys ay 80 baht. So sa Philippine peso, 128 peso siya. At ito pala yung ibang prices nila. I-post mo na lang para makita mo. So ayun guys, kinuha ko na yung sukli guys at umikot-ikot pa ako. At sakto-sakto guys, nakita ko itong street food nila guys. Makita mo pa lang guys, matatakam ka talaga sarap. Yung iba hindi ko na na-video kasi sobrang na-miss ako. So ayun guys, pauwi na ako guys sa hotel. I decided sa hotel na kumain kasi medyo maulan. So ayun guys, ito yung mga pinamili ko. Ayan, syempre rice is life, di ba? At ito pa, natapon ko yung sauce guys, di ba alam? At syempre, di ka nag-tailan kung walang sticky mango rice. Okay, so first bite. So nanood nga ako dito ng TV guys, kahit hindi ko naman naiintindihan kung anong pinagsasabi, pero bahala na, nakaka-entertain naman. And syempre, the moment of truth, ayan guys, kitang-kita nyo guys, gumagalaw pa yung iba guys. Yung iba guys, na dead na guys, dahil sa sauce nila guys, medyo maanghang kasi, pero dapat pala, ang tamang pagkain, dun ko na siya kinain, habang buhay pa. Pero tignan nyo naman guys, yung iba dead na guys, pero okay lang guys. Sana masarap to guys, sana masarap to. Ayan, hinalo-halo ko muna para lahat malagyan ng sauce. Syempre, ayan. First bite, let's go! Nalagay pa ng filter. Di ko alam yung TikTok ba't naglagay ito ng filter. Pero ayun na nga guys, i-rate ko siya ng 7 over 10 kasi sobrang anghang niya, as in super, pero masarap naman siya. Okay, so yun guys, syempre magme-mango sticky rice tayo kasi sabi ko nga, hindi ka nag-Thailand kung hindi mo itatry itong pinakasikat nilang street food or food nila sa Thailand guys, ang mango sticky rice. So ayun na nga guys, nilagyan ko na ng sauce niya guys.